Dapat nga bang obligahin ang anak na magbigay ng tulong sa kanyang mga magulang? Usap-usapan yan online kasunod ng pahayag ni Danny Barreto tungkol sa utang na loob. May report si Darlene Kai. Hindi ko pwede magkaroon ng utang na loob sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa iyo. Parang pinaaral kita, kinito kita, ganyan-ganyan. So dapat ito yung binibigay mo sa akin. Pumukaw ng diskusyon ang pahayag na yan ng panganay ni Marjorie Barreto na si Danny sa kanyang podcast. Para sa ilan, hindi obligasyon ang pag-give back sa magulang kung hindi sa gisag ng respeto at pagmamahal. Hirit naman ng isang netizen, choice ng anak ang pagtulong sa magulang. Gaya niyang nagkusang tumulong at hindi pinilit ng ina na magbigay. Nag-post si Danny sa kanyang Facebook page. Di raw niya kailanman sinabi na huwag tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. You wanna give back because out of love, hindi dahil sinumbat nila sa'yo lahat. Hindi dahil sinumbat nila yung buong childhood mo o yung buong pagkatao mo. Ayon sa sociologist na si Dr. Gerald Abergos, matandang kultura na ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Sa modern times natin, most parents ay hindi naman kinocompel ang kanilang mga anak na kailangan tumulong sa kanila. That would also depend kung nasa ang level tayo ng estado ng pamumuhay. Kung nasa middle class ang pamilya, naiintindihan ng magulang na kailangan munang paunlarin ng kanilang mga anak ang sarili bago sila tumulong. Pero iba ang sitwasyon kung hirap ang anak at magulang. Lahat po naman ng anak ko may mga trabaho. Nalagaan naman po ako. May pamilya rin po silang pinag-aaral, sinusustentuhan. Kaya hindi niyo po sila mauobliga. Minsan binibigyan din nila ako. Pero hindi naman ako nanghihingi kasi alam ko naman kasi sila may mga pamilya na rin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi man written in the stars ang pangarap na maging astronaut, tila natupad pa rin ang galactic dream ng isang lalaki. Yan ay matapos niyang makuhanan ng napakagandang time-lapse video, ang Milky Way Galaxy. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Hindi ka magsasawang tumingala kung ang langit ganyang kaganda. Balot ng bituin. Swerte pa kung matsyempohan ang view ng Milky Way Galaxy. Kahit first time gawa ng time-lapse video, na perfect ito ni Carl Plar na mula sa Mabini, Batangas. Isang oras, hanggang apat na oras ang kailangan mong i-google para makuhaan yung Milky Way. Kahit beginner cameras lang, pwede na raw makunan ang kalawakan. Hanap ka ng madilim na lugar kung the pinakamadilim, the pinaka-best. Kasi the more light pollution it is, the lesser na makikita mo yung Milky Way. Ang childhood dream na maging astronaut naging pundasyon sa night sky photography skills ni Carl. Sabi ko, oras na siguro para i-fulfill ko yung dream ko kahit sa gantong paraan lamang. Ang view ng Milky Way mas may enjoy ngayong Abril na ayon sa PAGASA ay perfect month para pagmasda ng kalawakan dahil maaliwalas ang kalangitan at mas kaunti ang ulap. Mailang meteor showers din na aabangan gaya ng Lee Ridge meteor shower na magpipik sa April 22. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.